congratulations on this milestone. Siguro yung question ko na, I want to ask about your Fantasita numbers, pero para din ang pwede, if you would like give a word as word? Wow! Yeah. Wow! Ayaw ko makali eh. Wow! Ayun. Katilas. Stunning. Wow! Stunning! Sa'yo galing yun eh. Spell mo nga. Mas tayo nasabi ko. Ate Jackie. Ano? Mabangis. Mabangis. Oh, wow, bakit? Parang tigre ah. Dari. Kakaiba. Kakaiba? Lagi naman, kakaiba talaga. So, sabi na sabi, actually, nagtanong, parang hindi magandang content to mga sa'yo. Kuis Ayon, sa akin ano, spectacular! Yeah! 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 I'm so proud of you! Yeah, pero tahimik siya na mag-uubo siya. Alam niyo yun, sa akin. Ryan, please Ryan. Amazing. 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 Ginawa ko yung kay Kim Chu. Amazing. Kim Chu. Miss Kim. Mapuso. 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 Ah. Sa akin, Fearless by Taylor Swift. Ah. Sa akin, mas mapuso. Wait, so, mas amazing. Sana mo na kusino mga tina-target mo. Tina-target siya, tina-target. Sir Rocky. Lantaran. Lantaran! Ah, naintriga kayo. Kaya pa na kung ano kino? Ang titik-tik. Tiniga. Ang piniga! Piniga! Parang nabahan ako! Parang sampayaman, piniga. Sampayaman! Piniga ako na Monday ito, ha? Grabe, kakabahan siguro mga Tuesday to Friday group. Ito si Quiz Jukes. Ano yung one word to describe ka na yung Pacific experience? Mapanghi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 h
niya one word. Cute. Cute lang. Cute. Ah, cute lang. So, maraming kanila mga performances. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Ikaw ang follow up. Siguro, ano, among the other hosts, sino yung feeling nyo this year ay kasabot or inaabangan nyo sa other numbers? From the other teams? Ako po si Bestie kasi puro pasayo ka lang. Puro sa pasa. Uy, pati na pasabot. Ano po? Ano yan ba yan? No pain, no gain. Tama. Bakit ako puro pain? De, lahat naman kami talaga sobrang pinaghahandaan yun. Dugo at pawis talaga yung paghahanda namin. Na parang kinikusyon namin, bakit marami itong ginagawa? Ano bang papalit nito? Wala. Ano lang talaga. So, diyan gusto lang talaga namin magbigay ng spectacular experience sa madlang people for the entire week na magpasika. Si Jukes at saka si Teddy, alam ko na kung sino yung nabangon nila. Sino? Si Anne. Darating. Next week pa po! Next week pa po! Kasi namamatay ko tayo na lang si Anne Cardisula ko pa. Si Anne Cardisula, saka ganyan pa rin sa Paris. Siyempre! Healthy! Gochi! So, hinabang siya ng lahat. Ako, hinabang ko yung team nila. Kung dadating mo, hindi! Pwede darating siya, kausip ko siya nung isang araw. Excited siya. Tanda naman siya. Kalkulado lahat na yan. Carry-carry ni Ann Curtis at kalkulado niya. Kaya ba kayo? Thursday. Dating ni Ann Friday, no? Sakto. Uy, saka quiz, di ba saktong-sakto na October 24, di ba? Ang inyong yes. Thursday, di ba? Saktong anniversary episode. That's right. Hindi mo ba nalang naman na ano, premonition niyo na baka ayaw maging champion this year. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka mayroon ka champion. Isinu mo. Yung lang kami ng year.
sila. Diba sa, ano sinabi mo yung performance mo? Fearless. Fearless. Yes. Dabi mong pasa. Yes. Oo. Kakampi mo si Kim? Bakit? Ano lang ang pasa? Tinatago ko. Mga pasa ko na sa puso. Hindi kita. Hindi kita. Bakit? Bakit ba nag-arap ng pasa sa akin? Kasi siya. Sino ka ba? Anong pa ngayon? Ay, alam mo ba saan yung pasali? Hindi ko akala yung contour yan. Pasasa mo kaya. May mga ibang tao, ha, guys? Si Erna kasi si Kogi, di ba? Very, ano, parang dito, prominent yung cheekbones niya. Oh, yeah. Kasi magaling siya mag-contour. Abangan niyo ang mapasigat niya. Contortionist siya. Isa siyang contortionist. Yan ang joke. Ganyan, ganyan mag-joke. Hindi mo na sinasabi mo. Oh, kung magiging siya mag-contour kayo, di ba? Ang dami niyang concert kung saan-saan. Concert tour, contour. Pero yung mga pagpasikat performances natin, huwag niyo naman asahan lahat talaga yung tag dito, yung agaw buhay, yung identifying. Siyempre, ano to, may variety, may cute, may heartwarming, may sweet, may masarap sa mata, may masarap sa tenga, may masarap sa puso, may mga sobrang galing, may mga hindi masyadong magaling. May mga hindi masyadong magaling. Iba-iba siya, kaya huwag kaya i-expect nyo na iba-iba yung damdamin na mag-alaik sa inyo everyday. Meron na kayong ikinaaliw nyo, may ikinabaliw ninyo, ikinatakot ninyo, ikinabigla nyo. Pero lahat para ikasa-ikasisi yan. Kompletos recados, ika nga. Tsaka si Kuya Jong, baka kung mag-champion ko this year, trigit na. Okay, wala. Back-to-back kasi champion ko. Ay, nakapos na ako. Relax lang ako. Ito na. Yung dalawa yung mamamahina ka na dyan. Nag-champion na ulit, tatlo na. Yung dalawa. Pero okay na, abang ako, team nila, Quiz Bong. Unang-una dahil sa Quiz Bong yan. And unang year nga ni Darren, gusto kong makita ko ano yung gagawin ng isang Darren. Ako! Nakita na natin, di ba? Pinos ng trainer. Doon lang tayo mag-expect sa mga bago kila Darren. Kasi ang dami naman na natin napakita eh. Yeah. Ito yung pagkakataon para ma-prove mo naman na may papakita ka din, Darren. Wow! Siyempre, Darren! Di puro bata-bata lang. Prove ko yan, ipapakita ko na ko. Pre-measure talaga si Darren. Pero hindi, ito magpasikat namin with Darren, ayon siya kami. Kakaiba talaga siya. Hindi pa siya nagagawa. Ito sa magpasikat namin. Kasi nga, hindi pa rin nabubuo. Ayan, ay, pinalala mo po. Sino kasama ni MC Lassie? Si MC ang kasama ni MC yung doktor. Kasi ang pinay siya. Pag-MRI. Sa doktor ay sa MRI. Mayroon yung tinatanong. Ah, Ogi. Ogi. Excited ako for them. Bakit? Ay, oo, kakaiba ang gagawin ni MC Lassie. Oo, oh, ano? Nasa doktor na kayo si MC. Basta yung siya yung pala yun. Pero maraming naabangan na ano, mga performances sa ating mga host sa magpasigat. Maraming salamat po sa ating ABS-CBN News Digital and Up. Okay po ba yung content na yun? Sorry. May news pa yan, may news. Ayan, up next naman ay ABS-CBN PR. COVID afternoon po. Ano po? Si Ben PR. So, in your professional or personal lives po, paano po kayo binabot ang show time? Sino po sagot? Sino gusto mong dalawa? Ano po? Kahit sino po. Paano po kayo binabot? Ikaw na lang. Sino po? Paano ka binabot ng show time? Kahit sino naman pa. Eh, di sa ABS-CBN PR. Matunang material yung pinesto mo sa akin. Updated. Siguro pagpabago, mas kilala ka ng mula bata hanggang matatanda. So pag lumalabas ka, yung tawag, it's showtime mo, it's showtime mo. Para sa akin, sobrang laki ng tinulong sa akin ni showtime na makilala nga ng mula bata hanggang matatanda. Oh, I see. O di ko na si Kat, kilala ka ng bata mo. Hindi na sa age lang yung showtime niya. Si Sean, ano ang ano mo, binago? Ako naman ang malaki talaga yung tulong sa akin. Anong palakang? Ito! Gusto po siya ng libre araw-araw, yung mga extradition. Yes! Bukod sa tumaba ako ng libre. Ayun, ang binago talaga sa akin, feeling ko at na-feel ko rin sa sarili ko, dahil yung mga nakikita rin ng family ko, yung character ko ba na nag-grow din talaga. Tsaka natutunan ko rito na
mag-step out sa comfort zone mo. Ngayon, masasabi mong marami akong ginagawang bagay na wala sa comfort zone ko. So, ayun yung ano. Like what siya? Para wala mo kami nakikita. So, papakita ko po sa inyo this magpasika. Yes! That's a problem! Abangan nyo sa 20. Uy! Malangkot. Si Darren. Ayan, syempre po, 9 years old pa lang ako nung nanonood na ako ng Showtime 15 years ago. So, to be a host now has really changed, you know, the trajectory of my career din po as well. Kasi nagsimula ako as... kasi nagsimula ako as a guest, tapos naging hurado, naging host. So, parang naging parte na rin po ako ng Showtime family throughout the years. Parang lumaki na rin ako dito sa Showtime. Tsaka, ayun nga, going back to... Kuya, what Kuya Vong said, dati nakikilala ako ng mga bata from The Voice Kids. Ngayon, pag nakikita nila ako, ah, it's Showtime, it's Showtime si Kuya Darren. So, it's really a great way also to reach a wider audience po. So yun, that's how I changed my career. Alright, si Jackie naman. Ako, isa po ay po ang nabato ng Showtime. Yun din, kasi simpleng mamamayan lang naman ako ng Pilipinas. So, so napunta ako dito. Parang sumami yung taong kilala ka. Parang nagahayin na sila sa'yo dito sa ibang lugar. Si Ate Girl. Oo, kahit hindi, kahit feeling nila, tropa ka na din nila, ganun. So, yun. Pero tanong, paano ko daw binago ng show na? Paano? Ano mga bago sa'yo? Gusto ko yung malaman. Yun sa character development, tsaka yun ang kilala ko ng mga tao, talagang may ambag din talaga yung Showtime. Kasi dito kailangan presentable ka, lalagas ka sa harap ng tao na ayos na ayos ka. Kaya talagang dito mangyayari ang glow up. Hello! Yes, because producers are everywhere. Diba si Ate, kasi Ate Glow? Kaya araw-araw siya mga crop top. Yes, oo. Sayang naman ang pagdadiet ko. I'm going to go to the next one. Showbiz, kaya ayun, malaking pinagod. Ano pare? Ayun niya, pare. Dito ko na natagpuan yung ano ko. Ikaw ba yun? Walang pipilis ako ngayon. Pipilis? Hindi, pero yun nga, na natin-develop ko yung sarili ko. Mas naging kilala ko yung sarili ko na kaya ko palang gawin to. Kaya ko palang parang sa maraming tao kasi ano ako eh. Sobrang mahihayin akong tao yun. Yun, na parang ano sa sarili ko na overcome ko na yung pagiging mahihayin. Si Kuya Ryan. Ako naman po, sobrang laki na yung ginago yung vocal ko kasi yung pagkatapos ng Pinoy Big Brother, ano lang po ako eh, college student. Tapos wala pa akong plan sa buhay kasi mag-aral lang ako mabuti. Tapos bigla ako may chance na... Kasi after PBB kami po ni James Lee, dapat guest lang po kami sa... Kayo? Kayo? Kami Big Four, gigest lang po kami sa lahat ng show. So, huling guest po namin sa Showtime, tapos may chance po ako na hurado. 1 week lang. Kasi yung 1 week na yun, 18 years old po ako noon. Tapos naging na yun, 33 years old na po ako at may fiancé na po ako. Wow! Tapos malaki po. Sobrang... Ano malaki? Malaki po yung halaga po sa akin sa buhay ko ang Showtime. Siyempre, dito po na-meet ko yung mami ko, Nanay Bai, Ate Karin, Kuya John, Saurado, tapos Kuya Bong, lahat. Yung pamilya po dito sa Showtime. Hindi lang po host ha, pati yung staff, crew. Kasi nung panahon na yun, nag-isa lang po ako sa condo. Si Showtime Stampa nakahanap yung condo ko. Kaya sobrang mahalaga po sa akin, pati yung bumubuo ng Showtime, almost 200 people. Lahat po sila parang pamilya ko po talaga dito sa Showtime.
Kaya sobrang malaki bago yung buhay ko ngayon dahil po sa pamilya ng Showtime. Kaya I really love Showtime. Thank you, Lord. Yeah. Aww. Doon tayo sa ka-ari ni Kuya Ryan. Ate Korea, ano ang binago sa iyo ng Showtime? Alam mong nabago sa'yo dapat, Ryan. Magbago ka natin. For me, dito ko talaga natutunan maging maximum happy. Kasi yung choice natin yan eh. Titipirin mo ba yung ligaya or totoo mo yan? Talagang, malaki po sa salamat ko palagi. Sinasabi ko kay Vice, you taught me how to laugh. Yung talaga ang pangit ng mukha ko katatawa. Kasi ganun yung deserve ng puso natin eh. As people, that is what we should be feeling. And huwag natin titipirin yung feeling na yun. So, nag-start ako dun sa taas. So, kitang-kita ko yung mga tao na mga madlang people. And mahilig ako sa people watching. Nagagatang ba kayo pag yung mga labas kayo? So, ako pag galing dun, parang bird's eye view, nakikita ko, grabe no. Yung saya ng ibang tao na nanonood dito, parang best day ever nila. So sabi ko, yun yung palagi kong hinahanap every day. And siguro yun din yung nagre-refill sa akin na, yes, papasok ako. Kasi makakita na naman ako na nagkakaroon ng best day ever and makahawa ka kahit papano. Dito ko una naramdaman yung sinasabi nilang energy. You really feel it dito sa studio na to. So yun, siguro yun yung nabago sa buhay ko ng Showtime. Na mulat yung mata ko. On how to live life better. Thank you so much, Abby. And thank you so much, Ben, kay ABS-CBN PR. Next naman ang ating